Aming Ama, salamat o Diyos sa biyaya mo na kami po ay nakarating dito ng Safe and Sound. Salamat din sa iyong tinuro sa amin kanina umaga at sa aming pinagsalusaluhan na napagkain ngayong tanghali. At ngayon naman po, itarawa kami sa pag-aaral ng salita. Kaya salamat o Diyos dahil kami patuloy mong sinusustain at iniingatan. Ganun din Panginoon, we pray na protection at ingatan niyo po mga kapatid namin na papunta pa lang dito. Malakas po ang ulan ngayon, kaya dalangin po namin na kapaganyan po sila, huwag nawa sila mabasa ng ulan at makarating sila na safe and sound. Ito ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo magsabi ng Amen. Ang topic po natin ngayon is still in Exosiology, the Doctrine of the Church, Lecture 15, the Mandates of the Church, and we are now in the topic of worship. Dito na po tayo sa three-part series na ang Regulative Principle of Worship. So, tapos tayo sa Corporate Worship and the View of New Testament Worship, and ngayon po ay nasa Regulative Principle of Worship. Pag sinabi nating Regulative Principle of Worship, ito yung kabaligtaran ng normative o yung normal na nakikita natin sa mga evangelical churches na may banda o merong ibang paraan ng pagsamba. Sa regular principle of worship, ito yung neregula ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos, na paraan ng kung paano siya sambahin at hindi lamang nakatutok sa preferensya ng mga nananambahan. So, issue. How is God to be worshipped in the gathered church? What elements may we justly include in worship? So, ang tinututukan natin ngayon ay paano nga ba dapat sambahin ang Panginoong Diyos sa iglesia at ano yung mga elemento na pwede nating isama sa pagsamba. Pwede bang may sumayaw dito? Pwede bang may banda? Pwede bang mayroong mag-testimony? Pwede bang magkaroon ng skit o kung ano pa man pagdating ng Lord's Day? So here are the prevailing positions. Tatlong position po ito. Una-una ay yung complete freedom or whatever anyone is happy to do for the Lord. Sub-point po nun is God distinguishes between true and false worship. How do we know we have not crossed the line? Pangalawa, man's depravity often finds expression that in what he is happy to do. Could happiness be a sufficient basis? At pangatlo, what makes one happy can make another unhappy. How can we maintain unity? So makita natin dito sa complete freedom, anything goes, ang nasusunod ay yung preferensya ng nananambahan. So ang mga tanong ay dinidistinguish kung ano dun ang false at true worship ng Diyos. So paano natin malalaman, based on our own knowledge and standard, kung tayo ay lumagpas na? Ano ang basihan natin? Pangalawa, yung depravity ng tao often finds expression in what he is happy to do. Sapat ba ang kagalakan lamang bilang maging basihan? Pangatlo, ano nagpapasaya sa tao at kung ano nagpapasaya sa isang tao ay maaaring nakapagpalungkot sa isa. Kaya paano ang pagkakaisa? So, makita natin, medyo problematic na kagad yung complete freedom na walang standard na sinusunod. Pangalawa, seeker-sensitive emphasis. Whatever is popular and acceptable in today's generation. May pagka-pragmatic din ito. Whatever works, ano yung katanggap-tanggap. Since sa generation natin ay uso ang banda, ang concert style, yun na rin ang gagawin ng mga churches. So, yung normative naman, whatever is not expressly forbidden in Scripture may be done rightfully. Pag hindi pinagbawal, ay yun ang pwedeng gawin. Ganun ang prinsipyo nila. So, for example, wala naman sinabi sa Biblia na bawal mag-drums during Lord's Day. Ba't ka hindi maglalagay ng drums? Wala naman sinabi sa Biblia na masama magsayaw during Lord's Day. Ba't ka maglalagay? Ba't hindi ka maglalagay? So, ganun yung normative. Ginagawa nila yung hindi naman pinaprohibit sa Biblia. At iniisip nila na yun ay tagubilin pa ng Diyos dahil may mga verses na binabasa sila ay kinikote sa Old Testament na para bang sinasabi ganito mo ko sambahin, no? So, what are the divine requirements in worship? Una, binding inquiry in worship when you come to, sabi dito sa Isaiah 1:12, when you come to appear before me, who has required this from your hands? This requirement na hinihingi
or yung words na ginamit na seeking sa mga susunod na mga verses from 1 Samuel 9:3 hanggang sa Ecclesiastes 12:10, yung words na ginamit na seeking doon in Hebrew, yung bakash, has the sense of seeking. But we must understand fully what kind of seeking is this. Who is seeking and what is being sought for. So sa seeker-sensitive emphasis, iniisip ng mga leaders ng church, para mas maging kaingga-ingganyo yung church, lagyan ito ng mga palamuti o galingan ng music ang music team, ang sistema ng panambahan nila para maging attractive ito sa mundo. But the question there is, sino ba talaga naghahanap? So sabi dito, God is the seeker in worship, not man. To be genuinely seeker-sensitive is to ask what God wants. If we want to be seeker-sensitive, we should be seeker-sensitive towards the attendees or yung mga miyembro na iglesia. Kundi ang sinisik natin, naging sensitibo tayo sa kagustuhan at kahilingan, ay yung sa kagustuhan at kahilingan ng ating Panginoong Diyos. Yun ang ating tututukan, hindi yung sa tao. Sunod po. Note, in the context itself, the Lord rebukes the moral fitness of the worshiper. So, tinatanong, rebuke ng Panginoon yung katatayuang moral ng mga sumasamba. So, God cares about what's in the heart. Ang problema sa mga seeker-sensitive at sa iba't ibang paraan na hindi regulative principle ng worship, ang sasabihin na, hindi mo ko pwedeng husgahan, ang Diyos ang nakakalam ng puso ko. And that's the problem. Alam niya, nilalaman ng puso mo. And we cannot use that as something na para maging excuse sa atin na gawin nalang yung gusto natin. Kasi si Lord naman nakakalam ng heart ko eh. Well, what's the truth? And that should make us very afraid that Christ, that God knows our the inner workings of our heart. So hindi natin siya maluloko at wala tayong mapaglilihim sa kanya. Sunod, the things mentioned are indeed items that the Mosaic cult required, but they become meaningless with the right spirit to go with it. So the point here is, if items are already were required, still had to meet that inquiry, how much more so many items today that definitely have no requirement from God? Yung mga items na tinasabi dito ay yung mga dinadagdag sa pagsamba na hindi naman kinakailangan. So what if may mga question na, may mga tanong na doon sa mga non-regulative principles or non-regulative additions sa pagsamba, ano pa kaya ang Diyos na kaya ang nagtakda pero hindi naman kasama sa tinakda niya yung sinasama sa panambahan, ay malaking question yung bagay na iyon. So, pagtitignan natin yung mga requirements na binabanggit dito, yung mga items, in the Old Testament, here are the requirements on Israel's worship. The second commandment, the prohibition of graven images. In Westminster Larger Catechism, number 110, question 109, what are the sins forbidden in the second commandment? The sins forbidden in the second commandment are all devising, counseling, commanding, using, and anywise approving any religious worship instituted by God Himself, tolerating a false religion, the making of any representation of God, of all or of any of these of the three persons, either inwardly in our mind or outwardly in any kind of image or likeness of any creature whatsoever, or worshipping of it, or God in it, or by it, the making of any representation of feigned deities, and all worship of them, or service belong to them, all superstitious devices, corrupting the worship of God, adding to it, or taking from, whether invented and taken up of ourselves, or received by tradition
from others, though under the title of antiquity, custom, devotion, good intent, or any other pretense whatsoever. Simony, sacrilege, all neglect, contempt, hindering, and opposing the worship and ordinances which God hath appointed. So, sinasabi ng, ano, ng Westminster Larger Catechism, ang prohibition sa Israelic, mga Israel, nung panahon na yon, ay yung prohibition of graven images given in the law of God. Thou shall not worship any graven images. At inisa-isa yan dito. So, if you want to be sure kung hindi ka nag-violate, tignan mo tong Westminster Larger Catechism at yung mga verses na tawag dito, may instance ng quotation sa mga specific verses kung paano nangyari yung konteksto ng pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. So, number two, in the building of the tabernacle, in Exodus 25:40, and see that you make them after the pattern for them which is being shown you on the mountain. So bakita natin also in 39:42, according to all that the Lord had commanded Moses, so the people of Israel had done all their work. Ang basihan po ng mga requirements ng Panginoon ay kung ano lang yung kinomand ng Panginoon. In the building of tabernacle, napaka-specific ng Diyos at kung ano lang sinabi niya, yun lang dapat ang gawin. Pangalawa, instruction for worship. In Deuteronomy 12:11, sabi po dito, then to the place that the Lord your God will choose to make His name dwell there, there you shall bring all that I command you. Your burnt offerings and your sacrifices and the tithes and the contribution that you present and all your finest vow offerings that you vow to the Lord. Ito yung mga requirements na binibigay ng Diyos patungo sa pagsamba ng mga Israelita, which means whatever I command you, you shall not add nor take away. Kung ano lang sinabi ng Diyos na buhay, hindi sila pwede magdagdag o magbawas. So these are, in number 4, the indictment of rejected worship. In Leviticus 10:1-2, Aaron's son slain for the offering of profane fire that Yahweh had not commanded. Bago lang sila ditong kaka-institute, si Aaron, bagong pari pa lang na institute sa ano, at yung mga anak niya ay mga bata pa at sila rin part ng mga pari sa panahon na iyon, at imbis na gawin nila yung nirequire ng Diyos na paraan ng pagsusunog, they brought a strange fire. Pag sinabing strange fire is not necessarily mystical, but something that is not required by God. Hindi yung hinihingi niya, pero yun ang binigay nila. So ano nangyari? Patay. Pinatay yung mga lumapastangan sa requirement ng Panginoon. Pangalawa, in 2 Chronicles 13:10, the difference between Judah versus Northern Kingdom, we keep the command of the Lord. And also in Jeremiah 7:31-19:4, idolatrous worship denounced as worship that Yahweh has not commanded. These verses ay pagpapakita lamang na meron talagang care ang Panginoon sa sinabi niya at kung anong ni-require niya, yung mga items na binigay niya, yun lamang yung dapat masunod. Ito'y pagpapakita ng kanyang kabanalan, ng kanyang kabuuan, ng kanyang biyaya at habag, at makita natin na ang Diyos ay napaka-specific pagdating sa panambahan sa kanya, sa pagsamba sa kanya. Next, the building principle in New Testament in Mark 7:6-8. In the book of Mark, chapter 7:6, and he said to them, well, did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written? The people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. So, the problem here is, there is a big temptation na sumamba sa Diyos sa hindi paraan ng Diyos.
dahil nagmamarunong tayo sa ating mga sarili, nandoon yung idea na we are wise in our own eyes. So that there's a difference between acceptable worship versus unacceptable worship. So kabaligtaran ito nung God looks at the heart. So huwag mong pintasan yung pagsamba ng iba. No. Kailangan natin makita, hindi tama mamintas na parang pang bully lang o pang asar lang. Pero kailangan natin makita, if God cared about how He was worshipped, how He is being worshipped, ano pa kaya tayo ng mga mananampalataya? So, in number one, traditions and commandments of men make worship vain. No, nagiging vanity ang pagsamba kapag ito ay nakabase sa tradisyon at pag-utos lamang ng tao. So the commands of God cannot be laid aside to give way to human ways. Ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng tumabi para pagbigyan lamang ang kahilingan ng mga tao. Kailangan ang tao susunod sa kahilingan ng Diyos. Sunod po, in John Calvin's commentary, this passage teaches us, first, that all modes of worship invented by men are displeasing to God because He chose that He alone shall be heard in order to train and instruct us in the true godliness according to His own pleasure. Secondly, that those who are satisfied with the only law of God and weary themselves by attending to the traditions of men are uselessly employed. Thirdly, that an outrage is committed against God when the inventions of men are so highly extolled, and that the emergence of men extolled, and the majesty of His law is almost lowered, or at least the reverence of it for it is abated. So, makita natin sa commentary po ni John Calvin, he is giving premium in the proper worship of the Lord, in the regulations na siniset ng Panginoong Diyos. So this is practiced by our forefathers at hindi ito bago lamang, kasi ang sasabihin ng iba, there are two sides of the coin eh. Sasabihin ng iba kasi traditional lang kayo kaya kayo regulative. Sasabihin ng iba, wala namang ganyan sinabi sa Bible, at wala naman yung bago lang yung sinasabi ninyo invento lang ng tao yung tradisyon na yan. Sasabihin ng iba, wala namang basihan yan sa tradisyon. So, karamihan ng hindi nag-uphold ng regulative principle are coming from the view of ignorance. Dahil hindi nila alam. Hindi sila aware. Hindi sila informed. No? So, kailangan aralin ano bang pinanggagalingan. So, punta tayo sa historic reform position. The regulative principle of worship in the Westminster Confession of Faith. The whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life is either expressly set down in Scripture or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture, and to which nothing at any time is to be added, whether by new revelations of the Spirit or traditions of men. Nevertheless, we acknowledge the inward illumination of the Spirit of God to be necessary for the saving understanding of such things as are revealed in the Word of God, and that there are some circumstances concerning the worship of God and government of the Church common to human actions and societies which are to be ordered by the light of nature and Christian prudence according to the general rules of the Word, which are always to be observed. So, sa madaling salita, ano pong sinasabi ng Westminster Confession? Merong tamang paraan ng panambahan sa Panginoon na tinakda ng Diyos, at ang salita ng Diyos ang basehan. Hindi yung preference, hindi yung tradisyon o yung tawag dito, kultura o nakasanayan, no? Ngayon, makita natin sa sumunod, the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself and so limited by His own revealed will that He may not be worshipped according to the imagination and devices of men or the suggestion of Satan.
under any visible representation or any other way to not prescribed in the Holy Scripture. So, anong sinasabi po dito? Merong paraan ang Diyos na binigay kung paano siya sambahin. At dapat yun ang sundin. Hindi yung tradisyon. Hindi yung mga opinion. Lalo na hindi sa impluensya ng Diablo. So, makita natin, lahat ng pwedeng butas na pwedeng lumusot yung non-regulative principle of worship ay sinarahan ng salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng lumihi sa salita ng Diyos. Once na lumabas tayo doon, strange fire ang ginagawa natin. At baari tayong matupok, ika nga. So, in John Calvin, The Necessity of Reforming Church, God rejects, condemns, abominates all fictitious worship, and employs His word as a bridle to keep us in unqualified obedience. What does it mean to have a bridle? The horse has a bridle. At ang kabayo, kapag may bridle siya, kung saan siya dadalihin ng hinete o ng mga ngabayo, ito siya susunod. Kung saan siya ilid. At ganun dapat ang mananampalataya pagdating sa panambahan. Hindi tayo pwede magbida-bida o manguna sa paraan na gusto lamang natin. The bridle is a form of control for the horse. So the Word of God is our bridle. Yun ang ating control o nagbibigay ng direktiba at direksyon sa atin bilang mga mananampalataya. And the true method of reforming the church, almost a worship device, contrary to his command, he not only repudiates as void, but distinctly condemns. Ano man daw paraan na hindi karapat-dapat at kabaliktaran o lihis sa commandment ng Diyos sa pagsamba ay dapat ina-avoid, iniiwasan. At ito ay kinokondemn ng Diyos. Kinokondemn na ito ng Diyos. So imagine, ang Diyos ay nagkocondemn tayo, tapos pag sinabi na, hindi, be charitable, be ano yan, gracious, huwag ka lang basta mag-pass ng judgment. Hindi eh. Ang Diyos nga ay inapaiwasan niya yun eh. Tayo pa kaya. So, ganun dapat ang pagpitaga natin sa pagsamba sa Panginoon. Sabi naman ni John Allen, Delivok, and Biblical Authority and Proof of the Regulative Principle of Worship from Westminster Theological Journal. The Regulative Principle of Worship states that the only way to worship God is in the matter that He has commanded in the Holy Scripture. All additions to or subtractions from this manner are forbidden. The Regulative Principle teaches us that the proper way to determine God's will concerning worship is to study the Bible to determine acts of worship God as has commanded for Christians and do only those acts. So ano po sinasabi dito ni John Allen Delivok? Makita natin na ang salita ng Diyos ay may binigay na command kung paano siya sambahin, and we should stop at nothing to obey yung inuutos niya kung paano siya sambahin. At sabi dito sa dulo, the regulative principle teaches that the proper way to determine God's will concerning worship is to study the Bible to determine acts of worship God has commanded for Christians and do only those acts. So anong basehan natin? Sinasabi ni John Allen, hindi yung church sa kapitbahay. Hindi yung opinion, hindi napapakita natin na popular, hindi yung ginagawa ng marami, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos. So the point here is, the New Testament church is to worship God according to the prescriptions, commands only of the New Testament. So sa tayo nakabase sa Bagong Tipan. The Old Testament does have bearing on worship of the church in general and permanent principles and teachings. The application to the church of the Old Testament prescriptions on worship must orient to the Christ event. And lastly, the worship of the church must reflect the simplicity of fulfillment, not the rituals of the foreshadowing. So makita natin, ang sinasabi po dito sa New Testament worship as a point, ang Old Testament, lahat po iyan ay
napakinabangan na yung paraan ng pagsamba. But in the New Covenant, in the New Testament, hindi na nire-require o hindi na ginagamit na paraan ng pagsamba yung nasa Old Testament. Pagkat lumipas na at naganap na ni Kristo ang dapat niyang ganapin. Kaya dapat ang pagsamba din sa kanya ay yung tamang pagsamba base sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, napakadami ngayong iba't ibang paraan, iba't ibang opinion pagdating sa pagsamba, pero ang babalikan at babalikan natin, hindi yung dahil sinabi sa Old Testament, as David did, yun din ang gagawin mo sa pagsamba. Hindi yung ginawa ni David, kundi yung inutos ng Diyos. Ang sinasabi nila, si David ay nagsayaw at naghubad. Kaya dapat huwag tayong matakot magsasayaw sa Panginoon. Hindi naman sinabing maghubad ang kanyang mga damit. Pero sabi, huwag siyang, sinasabi dati, no, si David nga eh, nagsayaw na parang baliw. Dapat maging baliw tayo sa Panginoon. Eh sabi nga sa Old Testament, worship God in the clashing of timbals in the yung mga instruments. Now, kapag ganoon ang pananaw natin, we have to understand ano ba yung distinction between the Old Testament temple worship, the Old Testament expression of worship, and the New Testament church worship, kung paano sumamba ang mga mananampalataya sa iglesia. Hindi porket nakita lang sa Bible, kita mo, tamburin sila, gawin na rin natin, may tamburin na rin tayo sa church. Nakita natin, may clashing of cymbals, mag-ingay tayo. Hindi lahat ng sinabi doon patungkol sa iglesia. Kaya kailangan may distinction. Makita natin yung pagtawid sa New Testament at yung description at prescription ni God as against the commands only of the Old Testament. So here's some important distinctions. Attitude and activity of worship. Sabi ni Edmund Clowney in the church, there is a difference between what we may do to the glory of God and what we do in the special activity of worship. In private as in public, a worship activity such as prayer is distinguished from the regular activities of life. Though we do all to do the glory of God, not all that we do is the special activity of worship. Our worship in the church together requires more order than does private worship. Yet both in public and private, the same distinction applies between what we may do to God's glory and what we may do as an act of worship. So ano sinasabi ni Edmund Clowney? We must do everything to the glory of God as an overall motivation in everything. As 1 Corinthians 10:31 sabi, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So yun ang guiding principle natin. No? Pero hindi lahat naman ang ginagawa mo, last week pinag-usapan natin yan, ay pagsamba. May panahon at paraan ng tama ng pagsamba. So we worship in obedience to specific commands of God. We don't worship in everything that we do. Hindi lahat ng ginagawa mo ay pagsamba. Eh dati, ganun ang pagkaintindi ko. At siguro marami sa atin na lahat ng ginagawa mo, everything in life is worship. Masyadong cliche, masyadong romanticized. Pero makita natin, ano ba talaga sinasabi? Ang pagsamba ng isang mananampalataya ay binigyan ng mandato ng Panginoon at regulasyon kung paano ito gagawin at ito'y dapat sundin. So, ang attitude natin towards worship, kailangan may humble attitude tayo na nagpapasakop tayo kung paano sambahin ang Diyos, hindi yung mas marunong pa tayo sa Kanya. Number 2, elements of worship and circumstances of worship. Si Clowney sabi niya, common to human actions and societies implies the many things that must be done in order to arrange and order divine worship that form no part of worship itself, but that reflect culture in which the worship takes place. So, ang karaniwan niyan, sasabihin, iba yung paraan ng pagsamba ng iba't ibang bansa. For example, in the album of Ron Kinoly, With One Voice, ang gusto niyang ipakita sa kanyang concert or worship concert, nasipin niya may worship concert, no? Ay may iba-ibang wika, ngunit iba-iba rin paraan ng pagsamba sa Panginoon. So,
kumuha siya ng song na marirepresent yung iba't ibang salita. At kasama dun yung African Children's Choir, and they were singing with one voice yung title nun. At iba't ibang language. At yun daw ang iba't ibang way ng pag-worship sa Panginoon na katanggap-tanggap sa Diyos. Tandaan natin, concert is not necessarily worship. Okay? Yung pag-aawitan is not necessarily worship. Hindi ito yung masasabi natin, grabe, nag-worship kami. Or minsan, grabe, nalulungkot ako, so nag-worship na lang ako. Pero ang gusto mo sabihin, kumanta ka. Singing is not tantamount to worshiping God. Okay? At sabihin mo na lang na kumanta ka and you felt good. Walang masama doon. Kasi ang pagsamba ay mataas ang antas at meron itong inaasahan na mga dapat gawin ayon sa utos ng Diyos. So, ang sabi po dito, the RP or the regulative principle does not prescribe the order, form, or aids to be employed in worship. The regulative principle limits the legitimate acts of worship that are to be prescribed. And this balance safeguards both duty and liberty of conscience in the worshiper. So, ano una? It doesn't prescribe the order, form, or aids of the employed to be employed in worship. At may limitasyon ng paraan ng pagsamba na prescribe ng Panginoon. So sabi ni James Bannerman, the Church of Christ, the direct object of the confession in the this passage is no doubt to assert the right and exalt of liberty of conscience. But along with that, it very distinctly enunciates the doctrine that neither in regard to faith nor in the regard to worship has the church any authority beside or beyond what is laid down in the Bible, and that it has no right to decree or enforce new observances or institutions in the department of scriptural worship any more than to teach and inculcate new truths in the department of scriptural faith. So, sabi ni James Bannerman, ay yung pinakadirektang object ng confession natin ay yung liberty of conscience. So, anong kinalaman ng Christian liberty pagdating sa panambahan? Karaniwan, ang application leadership ng maring application liberty of conscience is nagiging satanic. Bakit? Do as thy will. Gawin mo yung gusto mo, yung na-feel mo. Hindi. Yung Christian liberty natin na and liberty of conscience ay kailangan natin siya sa doktrinang tinatayuan natin. Doon natin siya maisalig. At yung doktrina, nagtuturo kung paano sambahin ang Diyos sa kanyang paraan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, it's between me and God. No. Worship is congregational pagdating dito. Family worship is also somehow, small congregation ng family mo. So, hindi pwede sabihin, kami lang ng Diyos. Kaya kahit magngangawa ako dito, magpagulong-gulong ako dito, it's the liberty of my conscience. No, you cannot use the liberty of your conscience tapos tatapakan mo, i-overpower mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ganun ang paggamitan natin ng liberty of conscience. Our liberty of conscience must pangunahan siya ng doktrina na tinuturo natin sa Biblia. Kung hindi, ano mangyari? Babalikan tayo dun sa mga paraan ng pagsamba na binabanggit natin kanina. Yung complete freedom, seeker-sensitive emphasis, and normative principle. Wala tayong kanaiba sa kanila. Okay? So, darako po tayo ngayon sa ating question and answer. Kung sino po ang gusto magtanong, pwede po magtanong regarding our topic. Again, ha, 3-part series po ito. Preliminary pa lang po ito. Ni-establish lang natin na merong tinakda ang Panginoong Diyos kung paano siya sambahin at sinabi niya ito sa kanyang iglesia. Yun po. Po kayo mahiya magtanong?
questions, guys? Check. Mga solve na kayo ah. Wala bang gusto mag-ano dyan? Mag-concert? I see yun ah. Di ka. Question lang sa ano. Is simple ba yung pagkakaroon ng full band? Ng full band? Kung simple siya, paan natin i-approach o paan natin para natin na-approach yung ibang mga kapatiran, yung sa doctrine naman sila pagdating sa ganong bagay. Now, is it sinful? Natin yung tanong, no? Is it sinful na kapag may inutos ang Diyos, hindi natin ginawa? Sinful ba yan? The answer is yes. So, if I would be blunt, yes. Sinful yung paraan ng may sinful na paraan ng pagsamba kung hindi ito yung sinasabi ng Diyos ng paraan niya paano siya sasambahin. But our attitude towards them is charity. Dapat charitable tayo. Huwag tayo mag-feel na superior. Ah, kami RPW kami, wala kaming drums. Hindi nang ano natin. Paano kahit RPW tayo, pero yung puso naman natin hindi in line sa salita ng Diyos at sa pagsamba sa Panginoon, bali wala lang. Baka nga mas tama pa puso nila eh. Di ba? So, hindi natin sila i-berate or i-tawag dito, i-cancel. Pero, ganun pa man, we should pray for them. Kasi, syempre, iba-iba yung nakatuon ka talaga sa sinabi ng salita ng Diyos. And I believe sila, meron din sila mga stand at mga defense kung bakit gano'n yung paraan nila at ang ginagamit nila, scriptures. So, they still care, pero, yun nga, kahit sincere pa sila, they're sincerely wrong. So, yun. Follow up? Alright. Thanks, Deacon. Ba naman? Ano ba? Other questions? Ayan, si Peter. Basta pagka regarding sa family worship, kailangan ina-align pa rin siya sa RPW. Yes. Ina-align pa siya as much as possible kasi meron namang yun kasi yung practice kumbaga eh. Paghahanda para sa RPW ng church. But not necessarily very dogmatic. So, nandun pa rin yung pag-sing ng hymns. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandun pa rin. So, in the future, mas pag-uusapan na palatid yung paraan na magkakaroon tayo ng mga pag-aaral kung paano ginagawa properly yung family worship. Kasi hindi lang siya sa pagkikinig ko sa ibang pastors, ibang-iba yung devotion sa family worship. Kasi sa family worship, talagang may teaching. Hindi lang basta insight. May pagtuturo talaga. Kasama dyan yung katekismo ng mga bata. So, bare minimum, nandun yung pag-awit. No? Ayan. Thank you. Other questions? Other questions, guys? Ayan, sige, Evan. Ano, Pas? Masabi ba natin, Pas, na ano? Sinful lahat ng worship na... lahat ng unacceptable worship considered as sinful automatically or meron tayong consideration? Kasi may nabanggit dito na all mode of worship device contrary to his command. Contrary naman, it's either void or condemns. Masasabi ba natin, or pas may ano tayo, parang may degree na itong way of worship is sinful, but not sinful, necessarily sinful, pero unacceptable worship. Or makonsider natin na anything that is not press or additional or subtraction of worship is already sinful na agad.
I will quote dun sa kinote mo kanina, it's either ano yan, void or condemn. Pag void, walang bisa. Condemn is kinundinan because there's this idea of sinfulness. So, not necessarily naman yung degree ng sinfulness na nagtayo ka ng rebulto at ikaw ay, ano, di ba, may human sacrifice. Hindi naman to the point na ganun. Pero, it's void. Walang bilang. Nasasayang lang yung effort. Mga kung nag-practice yung banda, ginalingan nila, nagkapao sila dyan, nagkapagod-pagod sila dyan, tapos walang bilang, it's just void. Di ba? Nakakalungkot yun. Kala mo sinamba mo ang Diyos, hindi mo alam, nag-enjoy ka lang. No? Hindi pala siya talaga pagsamba. Ayan. Other ano, questions? Guys? Ah, baka may follow-up, Evan? Parang ano pas, parang automatically ba na nagkakasala agad sila or malilabel lang na hindi siya acceptable? I mean, balikan ko yung sagot ko kay Deacon Mimon. Pag ba command ng Panginoon, break natin, is that sin or not? It's a sin, right? Pero again, charity nga eh. Kasi, hindi masama umawit. Si John MacArthur, meron siyang ilang pieces ng ano, orchestra. As in orchestra. Meron siyang strings, woodwinds, percussion section, and the works. Nandun lahat yun. And lahat yun, may biblical basis siya. For example, ang Psalms is sung with a stringed instrument. Piano is a stringed instrument. Electronic nga lang iba. Diba? So, may lusot siya dun eh. Pero again, inaano siya, no? Parang kinikriticize siya na hindi eh. Hindi ganun ang negative principle eh. No? Pero somehow, sa eyes ni John MacArthur, regulative, hindi siya normative. Regulative yun. Pero mayroon mga sobrang ano naman, yung ultra... Yung parang, paano ko ba sabihin, extreme, no, na talagang sasabihin na ito lang yung paraan, ito yung ano, the rest is demonic, no. May mga variation naman kasi, no. So, ang attitude natin dyan, charity, sa susunod, pag-aaralan pa natin kasi, ano ba talaga yung centrality ng worship ng tao? Yung kantahan. Kasi usually, kapag pinag-uusapan ng regulative principle, binabanata nga agad yung banda, yung ano, mga kantahan. No? So, dun lang nagkakatalo. Yan. Okay. Amar? Ano? Yun sa hello. Yung sinabi dito sa ano, we worship in obedience. Saan part? Sorry. Sa important distinction number one, last arrow. We worship in obedience to specific commands of God. We do not worship in everything that we do. Ito ba ay pwedeng ano, pwedeng lumihis sa di ba regulative principle yung atin dinidiscuss? But applicable din ba ito na na worship ang ginagawa ko basta sinusunod ko ang Panginoon? For example, the Lord commanded the wife to submit to her husband. If I'm submitting to my husband, am I worshiping the Lord by submitting to my husband? So, ang distinction is, we worship in obedience to specific commands of God. We do not worship in everything that we do. Ang pagsunod sa Diyos ay somehow tinitrato na pagsamba, gaya ng commandment na offer your bodies as a living sacrifice. Living sacrifice, holy and acceptable to God, for this is your spiritual act of worship. So once you obey that command, it's in spiritual act of worship. Ngayon, pagdating sa iba nating ginagawa,
For example, sumunod ko sa nanay mo, commandment ng Panginoon yun, tama? Obey your parents in the Lord, for this is right. Is it to be called necessarily worship? So, doon papasok yung distinction na, we do not worship in everything that we do. But definitely, a life that is given to obedience of Christ and His of God, yung pagsunod ay pagsamba sa Panginoon in view of our spiritual act of worship. Ngayon, sa corporate worship, sige, sabay-sabay natin, kunyari, para maging corporate, sabay-sabay natin sundin ang ating mga magulang. Corporate worship yun. Hindi. Dahil sa regulative principle, may distinction din yung corporate worship kung paano ito ginagawa. At ito yung sinusubukan nating masunod sa iglesia natin. Pero not everything that we do here is worship. For example, kumain tayo kanina, not necessarily worship yun. Pero nasa apat na sulok tayo ng iglesia at nasa Lord's Day tayo. Pero again, hindi yung kasama. Kasi everything we do, we can do it for the glory of God. And it cannot be parang counted as worship to Him. Pwedeng nagluluto ka and then... That's not worship. Give everything for the glory. For His glory, nagluluto ka for His glory. Pero hindi naman siya directly na obedience sa commandment ni God. Mm-hmm. So yung statement mo kanina na pwede mo sundin ng magulang mo but cannot be counted as a worship to God. In a sense na pinagbili ka ng suka, sinunod mo, sumasamba ako sa Panginoon, not necessarily, pero yung totality ng obedience na inobey mo yung command ng Panginoon, as sabi doon, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, for this is your spiritual act of worship. May distinction yun sa corporate worship. Okay. So, parang sinasabi mo na hindi porket sumunod ka sa Panginoon, act of worship na yun. Again, yung pagsunod, yung totality nun, ay pagsamba sa Panginoon as our spiritual act of worship. Kasi yung kabanalan, yung pagsasubmit sa Panginoon as offering ourselves in view of God's mercy, dun ko siya tinitignan. Pero, for example, wag kang papatay. Hindi ka pumatay. Is that worship? Not necessarily. Inabi mo yung command ng Panginoon na wag kang papatay. Not necessarily. I'm worshiping God because I'm not killing. Not necessarily. Kasi may distinction talaga. Ayan. So, in totality. Oo. Not yung, in detailed obedience. Kumbaga, hindi natin siya, wag rin tayo maging dogmatic na sumasamba ba ako ngayon o hindi ako sumasamba sa ginagawa ko. Diba? Kasi yung sinabi ni Paul in Romans 12:1, in view of God's mercy, present your bodies as a living sacrifice. That's being pure, being holy, being preserved in purity. It's your spiritual act of worship. That's your obedience to God. Eh kasama rin naman yung mga commands ng Panginoon na kinikip mo as our spiritual act of worship. Hindi kasi pag-aralan natin na diniskas natin yung regulative principle of worship, simula pa lang sa opening prayer hanggang pagtatapos ng panambahan, yun ang worship, yun ang pagsamba. Hindi lang yung kantahan as against singing. Yun yung distinction na nilalagay natin. Salamat po, Pastor. May tanong pa? Ayan si Ali. Paano po yung mga upgrades sa simbahan? Kunwari, yung may monitor, yung magandang amplifier, yung mga ganun ba? Does that affect the regulative principles of worship? Anything na ginagawa natin sa iglesia to aid our worship, no? Yung basta hindi siya nakaka-bend or nakakatanggal dun sa elemento ng pagsunod talaga sa sinabi ng Diyos, wala namang masama. For example, naglagay tayo ng PowerPoint
presentation, hindi naman masama yun. Kasi it's in aid. Hindi ka nililihis. Ngayon, kung nakaka-distract na siya, ibang usapan yun. No? For example, magandang gamit, magandang amplifier, magandang microphone, wala naman masama ito. Ang matindi, yung mga masyadong dogmatic about it, wala naman sinabi sa Bible mag-mic, hindi nag-mic. Diba? Yan. Medyo lihis na yun sa katotohanan. Other question? Ha? Swag question. Ayan, si Hermar. Salamat dun sa pas sa turo. May nalala lang po ako, pas. I mean, not sure kung kayo na siya galing, pero regarding siya pas sa mga churches din na ang pag-awit nila is yung mismong psalm. Mismong... Psalmody. Then, in contrast po sa RPW, which is yung pinapractice natin, and minsan, we choose a song na, I guess, parang last week, contemporary na. So, ang ano ko pa is, mas tama ba sila? Kasi, in yung mismong book ng psalm na kinakanta nila, or yung atin is modern writings na. Pero in regard naman doon sa book of psalm. So, okay. Yung ano lang past, yung input lang doon. Okay. Sa panambahan, ang command naman ng Panginoon, sing psalms, hymns, no? So, kasama yun doon. So, may kumakanta ng psalms lang talaga, meron namang hindi. Hindi naman tayo maging dogmatic kung dapat somewhere here, kumakanta tayo ng psalms. Hindi naman, alam mo yun, yung balance na yun. So, both are acceptable sa Panginoon. Ang ano lang doon, ano ba yung nilalaban ng psalm? Pagdating naman sa contemporary hymns or music or songs, yung naisulat yung Amazing Grace, that was the contemporary at the time. Bago lang yun sa kanila. So, ibig sabihin nun, that mas luma yung kantahin mo kasi mas pious or mas biblical. Hindi yun ang basehan. Ang basehan natin, is it biblical? Does it point towards God? Does it edify the church? Does it speak of the truth of God's word? Kasi kung basehan lang natin, ay, bagong kanta yan, di na yan ano. Diba? Medyo lahat ng lumang kanta ngayon ay bago nung araw. New school, old school lang. Na, kuha ba? Unless yung contemporary songs ngayon, eh, kento. Kento. Ganyan. Hindi. Hillsong. Di mas safe yung pinaka-psalm talaga. Well, ang pinaka-safe yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi, well, we can argue kung specific words sa psalm, baka naman mag-suffer yung creativity, yung paano to kakantahin. No? Kasi syempre, kailangan kaya siyang kantahin eh. Diba? So, may mga kinoconsider na ganun. So, in any case, kung ano man ang sinasabi ng kinakanta mo, dapat biblical. Yun ang pinakabasehan natin. Hindi yung psalms itself word for word. Kasi paano kung Tagalog na? Diba? So, kung gusto natin mas accurate, mag-Aramaic ba tayo? Or mag-Greek? Diba? So, yun. Yung essence pa rin, yung context pa rin ng kinakanta natin. Salamat dun, Pas. Other questions? Guys? May oras pa ba tayo? Ano nga? 47? Okay na? Okay na. Sige. Baka may tanong pa kayo. Next week, three sessions ito about regulative principles. So, preliminary pa lang ito. Mas i-detalye natin sa mga dalawang linggong susunod. Okay? Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa oras na ito na patuloy niyo kami sustain. We continue to pray, Lord, na patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan, Panginoon, hanggang sa matapos ang panambahan namin ngayon. At dalangin namin, Lord, na gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Dalangin din po namin, Lord, na sa aming panambahan, magawa po namin ang inyong inuutos at patuloy kaming mapabanal at maitama, Panginoon, ng mga puso namin, maging ang mga paraan ng pagsamba namin sa iyo. Salamat o Diyos sa inyong biyaya at habag. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at tayo magsabi ng Amen.